Ako na lang. Magsala mabasal. Okay lang, ma'am. Yan. So, yung nabunot ko. Ay. Oh my God, ang ganda ko dyan, chuchan. Gulo sa ano to? Pinag... Ano to? Hindi ko mabasa. Isla, Casino, at ano to? Ako? Paris. Gulo sa pinag-aawayang isla ng China at Pinas. At Pinas. Okay, yung Scarborough Show. At hindi lang Scarborough Show. Meron pa, no? Parang maalala na ata. Actually, that is the old issue na. Kahit old issue na, third year pa lang ata ako, issue na yun. Old issue, pero ngayon, may mga tinatawag na yung kay Robin Padilla ba na parang pupunta doon? Old issue na. Kung gusto mong mag-react. Pumunta ka doon. May resolution. May solution na doon. Mga malala ngayon. Dahil kasi, noong nakaraan, nabasa ko sa news, BBC News, ano, 200 fishing vessels hindi boat. Vessels, sobrang laking, parang, ano, panghuli ng isda. Nakakuha sila ng 240,000 kilos na isda doon sa West Philippine Sea. Ah, kaya nila pinag-aawayan yun? Kasi maraming yamang tubig talaga. Na hindi kayang gawin ng Pinoy. Ang Pinoy walang equipment pang huli ng isda. Pinagkakabuhayan nila to ng mano-mano. Kaya dapat nilalaban din ng government yun kasi kawawa naman sila eh. Kasi kawawa naman yung malilit na mangingisda na hindi nila kayang lumaban. Pero para sa akin, ano bang laban dapat? Kasi kung tutuusin, wala tayong laban sa China. Hindi, wala tayong laban. Pero kasali tayo sa United Nations. Nakasali din ang pero China. Sure bang okay. Pero hindi nakikinig ang China. Hindi nakikinig ang China. So paano gagawin pero, doon? Ang United Nations nga may decision na pero hindi pa rin sila nakikinig. Paano gagawin ba? Nagko-call alert ang Japan, Amerika na kung hindi mapupunta sa pakikiusapan, baka humantong sa gera. Na hindi naman tayo papabayaan ng ano... Sabi. Eh, kawawa na naman din tayo. Oo, kasi wala naman tayong laban talaga. Wala naman din sila makakasalang sa atin. Tsaka ano yan, actually nakalagay sa Bible kasi yung ano, yung gera, yung ganyan. Actually, feeling ko bawat lahi, bawat bansa, may mga magkakaibang ugali, may mga magkakaibang kulay. Then, tapos ito yung last time, mga 1 month ago, parang may fishing vessel din, tas dumadaan na aircraft sa Taiwan. Ano, nakaabang din yung Taiwan, umalis yung China. Hindi nila na-invade yung ano. Kasi nga, yung military ng ano, nakaabang. Kasi yung Chinese, sobrang talino niya. Sobrang talino. Sila ang ano, sobra sa technology. Pero, di ba nga, yung katulad ng... Sorry. May mga, tinatawag na, di ba, yung mga special na tao, matalino sila, pero ito, matalino sila sa pag-iisip, pero may kulang, hindi lahat sa isang tao ibibigay perfect eh. Pwedeng maganda ka, pero matalino ka, di ba? Sila, matalino sila, pero feeling ko, kulang sila sa pangunawa. Feeling ko, may kulang sa kanila, pero matalino sila. Nanilikha talaga sila na maging ganun talaga. Yun yung China. Nasa kanila yung salitang talino. Ang Pinoy, ano ba meron? Madaling makaintindi. Manloloko. Scarborough. Pero nadadaan naman lahat siguro sa pakiusap. Sa mga bagay-bagay. Hindi, alam mo mga Pinoy, ano yan? Matalino talaga ang Pinoy, totoo. Kasi kahit saan ka pumunta ng bansa, kaya mo makarelate ng language. Universal ang Pinoy. Oo. Pero, may mga bansa na kailangan, feeling ko kaya, kailangan tayong mag-adjust. Hindi ma, pero ano lang talaga doon? Bansa din kasi tayo. May mga, ang Pilipino, may mga kayang gawin na hindi kayang gawin ng mga taga-ibang bansa. De, pero, kasi, pero maraming mga ibang bansa, at tulad ng China, hindi natin kayang gawin. Na hindi kayang gawin. Ganun naman. So may, yun. Bawat tao, bawat bansa, may merong kakayahang gawin, pero may kakulangan. Hindi lahat perfect. Hindi diba? Walang perfect. Walang taong perfect, so walang bansang perfecto. Diba? So nasaan yun? Kailangan ba pag-uunawaan na lang o kailangan ba gera? Much better kapag... Pero kitang-kita naman kasi na sa Pinas yung China kasi doon ngayon sa world, sa United Nations, may batas doon na pag 200 nautical miles sa... Kunyari, nasa... Diba, sakop ng Pinas. Kasi sobrang lapit lang mga 150 nautical miles. Pero di ba? Sabi ko, magkakaiba lahat ng Pilipino, magkakaiba lahat ng ugali ng mga magkakamag-anak.
magkakaiba lahat ng mga ugali ng bawat ibang mga bansa, ng mga lahi. Siguro makakapag-solve lang dyan kapag nag-iba siguro yung namamahala Presidente. Sa China. No? Na siguro, hindi ka talinuhan, pero may puso. Hindi rin kasi may iba eh. Prime Minister yan mo eh. So hindi siya may iba. Paiba-iba lang. Ah, Prime Minister yan siya. So wala tayong magagawa. Hinulma siya para maging ganun. Hinulma siya siguro para tayo ang mag-decide. Ano ba? Tayo ang mag-adjust. Parang ganun. Kasi democratic country tayo. Wala tayo isang decision. Hindi naka-play. Kemi lang. Democratic country tayo. Wala tayo isang decision. Parang, di ba, pag democracy, freedom. Freedom of speech. Hindi kagaya ng sultan, king, kung anong sasabihin ng pinuno. Yun ang masusunod. Para sa'yo, maganda pa yung naging democracy tayo or yung dati. Democracy. Ako mas feel kong hindi. Parang kasi mas ayoko ng demokrasya. Di ba overpowered din kasi malay mo hindi rin kabutihan. Depende sa umuupo. Hindi kabutihan yung puso ng umuupo. Kung gahaman yung nasa posisyon. North Korea. Oo. Pero paano yung ibang, ang tawag doon? Democracy. Hindi, yung isa. Sultan, Hari. Oh, yung mga nag-ano? Katulad ng mga Europa? Hindi, kung ano yung nakasanayan mong buhay, yun na yun. Wala ka nang kailangan pa